araw po sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa Manila Bay Padre Faura Outfall. Dito tayo naglalakad sa Baywalk. Makikita nyo, meron pa rin harang dito sa may Padre Faura Outfall kasi ginagawa pa po yung office ng Mandamos. Pero ayan, makikita nyo, meron na pong progress. Papasilip ko po sa inyo. Ayan, no? O, diba? Unti-unti na pong nagpapakita. Once na natapos po yan at binuksan po ito at tinanggal yung mga harang, ipapakita ko po sa inyo, i-update ko po kayo. Ito po yung Padre Faura Outfall. Update po tayo dito sa kabilang area ng Padre Faura Outfall. Ah, nandito pa rin itong mga water pump. Ayan, meron pa rin pong water pump dito. Tapos meron pa din doon. Then update po tayo. Ayan. Oops, para nadagdagan yung gray sand dito sa may Padre Faura Outfall. Ayan po, no? Kasi yung last time na nag-update po tayo, medyo kaunti na lang at medyo napatag na. Pero ngayon, ayan, gabundok na naman po yung nakikita nating gray sand. Dito naman po sa kabilang area, meron din pong nakaabang na white sand. So, antayin lang po natin kung kailan yan itatambak. Nandito pa rin po itong mga napakalaking tubo. Dito din po na area, meron din pong napakalaking tubo. Tapos ayan, no, hindi lang po pala sa may phase 2 rampahan area yung nakikita natin na gabundok na gray sand. Na sa ngayon naman po ang update, unti-unti na pong tinatambak sa dagat yung gray sand doon sa may phase 2 area. Pero sa ngayon po, meron din pong nakaabang dito na gray sand sa may Padre Faura Outfall. Malapit po ito sa CR number 1. Ayan po, dito sa phase 1. Ito pong gabundok na nakikita po natin na gray sand. So, ayan, no, unti-unti na po yan. Sana po maitambak na rin po ito dito. Para po itong nag-aabang dito na white sand, masimulan na rin pong itambak dito sa dagat. So, ang dami pa na nating aabangan. Meron din po doon sa phase 2, rampahan area. Tapos dito naman, Padre Faura Outfall. So, tuloy-tuloy na talaga, no, yung pagpapaganda at pagtatambak ng buhangin dito sa dagat ng Manila Bay. Ayan, silip naman po tayo dito. Nakikita nyo po, napakalinis. Tapos ito po, yung napakataas po na nakikita po natin. Unti-unti na rin po siyang matatapos. Anyway po, once na matapos, re-update ko po kayo kung para saan po ito, yung ginagawa po dito. Ayan, tapos yung Mandamos office, tuloy-tuloy pa rin po sa paggagawa. Malapit na rin po siyang matapos. So, ayan, marami po tayong aabangan at marami din po akong i-update sa inyo yung mga kaganapan po dito sa Manila Bay. So, anyway, sobrang haba ng Manila Bay kasi doon naman po sa may yacht club, tuloy-tuloy naman po yung paggagawa doon ng mini Dolomite Beach. So, i-update ko din po kayo. Pero for the meantime, dito po muna tayo sa Padre Faura Outfall. So, sa nakikita nyo po, no, gabundok na gray sand, tapos gabundok din po na white sand. Ayan, nandito pa rin po itong dalawang tubo sa may CR na area banda dito sa phase 1.
Pero silip po tayo dito, no? Ayan, makikita nyo po yung buong kalawakan dito ng Padre Faura Outfall. Ayan. Tapos, ayan, yung gabundok na gray sand, tsaka white sand. Ay, oo, dinagdagan. Dinagdagan po. Kasi, konti na lang po yung natira dito nung last na update po natin dito, last week. Yan, abang-abang lang po tayo kung kailan po yan itatambak kasi dun sa phase 2 nagsimula na pong itambak. And update po, nandyan pa rin po yung mga malalaking bato sa katabi ng gray sand. Napakalinis ng baywalk. Ayan, so ito po yung entrance dito sa Dolomite Beach. Ayan, makikita nyo po yung arco. Napakaganda. Pero, ayan, sarado pa rin. Abang-abang lang tayo kung kailan bubuksan to sa publiko, itong Dolomite Beach. Ay, update din po pala yung mga halaman po dito na nakaabang po dito sa may baywalk na area dito sa phase 1. Ayan, na itanim na po pala. So, sobrang ganda na. Lapit tayo ng konti. Oh, di ba? Ang ganda. So, dun din po sa may rampahan area, lalagyan din po doon ng mga halaman. Ganito din po, no? So, iba't ibang klase ng mga halaman. Mga bulaklak. So, iba't ibang klase ng halaman nandito na, nilagay na. Napakaganda. Hanggang dun po yan sa may footbridge area. Ikot lang natin yung camera, no? Pakita ko po sa inyo kung gaano kaganda. Tapos dito po, ayan, meron pong CCTV na nakalagay dito sa entrance ng Dolomite Beach. Tapos ayan, makikita nyo po yung napakagandang CR dito sa phase 1 area. So, dito po sa may phase 1, wala naman po masyadong construction dito kasi natapos na po itong ilagay yung mga halaman. So, mas madami pong construction doon sa may Padre Faura Outfall papunta po sa phase 2 rampahan area. So, ayan. Ito po yung update dito sa Padre Faura Outfall, malapit po sa phase 1. At the same time po, nandito tayo ngayon sa entrance ng Dolomite Beach. Ayan, so, lakad tayo. Update lang po tayo, no? Lakad-lakad lang tayo dito sa baywalk. So, kung mapapansin nyo din, dito sa nilalakaran natin, meron po tayong nakikita ang mga harang. Ito kulay orange. Tapos kulay yellow na harang kasi po, bawal po tayong lumapit doon sa may wooden fence. Ayan po. Hanggang dito lang po tayo. Kasi mayroon po yung ginagawa dyan sa loob. So, para po sa safety ng mga namamasyal. So, dito lang tayo sa may right side na area. So, sana din po, no, itong dito na area, malagyan din po ito ng vegan tiles. So, kasi medyo nasira na po ito dito na area. Anyway, aayusin naman po yan. Yan, no, sarado pa rin.
Yan, ikot lang natin yung camera.